So ngayon, based dito sa ginawa nating table, eto na yung parang sagot natin sa, or parang example natin dito sa rate of change. How one quantity changes with respect to another quantity. Kung makita natin, eto yung ating, eto yung tigamin nito. Eto is eto. And eto is eto. Paano ito nagbabago based dito? So, sa nakita natin dito, sa kada isang change sa kanya, sa kada piso-piso na change sa x value natin, ang change sa ating y quantity ay 3. So yun ang example ng rate of change. Sa kada change sa ating x quantity, sa case neto, piso-piso, meron siyang change sa y quantity. Sa case neto, 3 kada change natin. 3 ang change natin. So ngayon naman, try naman natin itong formula na to. Try natin siya sa actual na triangle. Kasi ito, letters lang ginamit natin. What if gumamit tayo ng isang triangle? So sabi natin, ang first step natin, kailangan itong kanyang horizontal na part, gawin natin siyang 1. So para maging 1 to, pero bago yan, solve muna natin yung ating ano, ating hypotenuse. Square root of 4 square plus 3 square. Siya ay 5. So eto ay 5. So sabi natin, hanapin muna natin yung ating scaled version. So ang gusto natin sa ating scaling, etong horizontal part niya maging 1 ang haba. So eto, divide mo by 4. Divide mo by 4 and divide mo by 4. So 4 divided by 4. So kung nagawa tayo ng smaller na triangle, four divided by 4 is 1. 3 divided by 4 is 3/4. And 5 divided by 4 is 5/4. So again, ang ginawa natin sa kanya, dinivide natin siya lahat by 4. So kumbaga, ang idea natin dito, since tayo ay nag-divide ng 4, ang ating scale factor dito ay 1/4. Kasi kada isang part dito, dinivide natin by 4. Or, kapag in decimal siya, siya ay 1 divided by 4. Decimal niya ay 0.25. 1 divided by 4. 0.25. So meaning yung ating x, yung ating horizontal value ay 1. Ito ay 3/4. Ang 3/4 ay in decimal, 0.75. Habang ito, 5/4. Siya ay 1.25. So kunyari, imitate natin yung kanina. Gawa tayo ng ano, na kung saan ang kanyang horizontal ay 4. And ang kanyang vertical, 3.
Tapos ang haba ng ating hypotenuse ay 5. Hindi lang kita. Hindi kita. Pero type natin 5. So yan, ang haba nito ay 5. Ang haba nito 4. Hindi lang kita. Ang haba nyo 4. And ang haba nitong vertical natin ay 3. Diba? Same yung nasa paper natin. Ngayon, ang ginawa natin, di ba ang haba nito 4, eto 3, eto 5. Ang ginawa natin, di ba, is kada isang part, divide natin by 4. Or kumbaga, kung dito, scale down natin siya by 1/4. Yun yung ating scale factor. Kasi lahat sila, divide mo by 4. Kaya 1/4 yung ating scale factor. Or in decimal, ang ating scale, ang 1/4 in decimal ay 0.25. So try natin eto, join natin. Try natin siya scale down by scale factor natin ay 0.25 kasi dinivide natin siya by 4. So lumiit yung ating triangle. So measure naman natin agad. Zoom natin. Ang haba nito ay 1, di ba? Yan yung gusto natin, 1. Paano naman yung height niya? Ito natin. Yan. 0.75. Wait, di na nakikita. Yan. 0.75. Katulad ng sinolve natin kanina. And yung kanyang haba sa hypotenuse natin, eto, 1.25. So, kumbaga, etong ginawa natin, tama. Tama yung ginawa natin. Eto yung kanyang scaled version nito. Na kung saan, yung ating x na values ay pinagit natin into 1. Ngayon, saan ba natin ito magagamit? So, ipakita natin. So, continue tayo dito. Ito yung scaled version natin. Ang haba ng isang ganito, 1, ito 0.75, and ito 1.25. Gawin natin yung ating original. Ang haba nito, 4. Tagad nito, 3. Tapos ito ay 5. Join natin. Yan. So, ang gagawin ko dito, ipapakita ko sa inyo ang idea ng slope. Paano ba gumagana yung slope? So, kunyari ito, copy natin. Or change ko yung color. Patong natin dito. Ngayon, next move it natin. Patong mo siya dito. Ngayon, patong mo siya dito. Patong mo siya dito. Parang ganyan ang idea ng slope. Take note natin, ang kada isa dito, piso-piso. Piso, 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 piso. Diba? Ito 0.75, 0.75, 0.75, 0.75. Itong isa dito 1.25, 1.25, 1.25, and 1.25. So ang tanong natin, bakit pa natin siya ginagamit?
So based dito, alam natin ang haba nito ay 1, ito ay 1 din, ito ay 1, ito ay 1. And ito, 0.75. Ito, 0.75. 0.75. 0.75. So dito, gumamit tayo ng apat na triangle para makuha etong haba na to. So i-add natin, no? Unang horizontal, 1, plus another horizontal, plus another horizontal, plus another horizontal. 1 plus 1 plus 1 plus 1, 4. Plus eto, isang vertical na 0.75, plus another vertical na 0.75, plus another vertical na 0.75, plus another vertical na 0.75. So add natin, 0.75 plus 0.75 plus 0.75. plus 0.75. And ang sagot dyan ay 3. So based kanina, ang original na haba nito ay 5. Pero based sa ating smaller triangle, ang kada isang hypotenuse ng ating small triangle ay 1.25. So meron tayong apat na 1.25, 1.25, 1.25, and 1.25. So times 4 natin siya. 1.25 plus another 1.25 plus another 1.25. So yun, nakuha natin na siya ay 5. So kumbaga, etong small triangle is another method para makuha natin yung original natin na triangle. So, bakit ba natin siya ginagamit? Again, kasi, if gusto natin siya scale na mas malaki pa, mas madali ito gamitin. Kasi, paano kung sabihin natin, paano kung etong triangle na to, change mo yung haba nito into 5? Ano mangyayari dito? Ano ang mangyayari dito? If hindi mo alam kung ano yung smaller triangle natin, pag ginawa mo tong 5, hindi mo alam kung anong mangyayari dito sa 3. Kasi kumbaga, hindi mo alam kung ano yung scale factor natin. Ulitin natin. Kunyari, etong triangle. Wait, drawing ko muna. Kunyari, etong triangle natin. Kunyari, gusto mo siyang i-extend. Gusto mo siyang extend. Ang haba kasi nito, kunyari, ay 4 centimeters. Diba? 4 centimeters. What if gusto mo siya extend to 5 centimeters? To 5 centimeters. Ang gusto natin magaman, kung ito ay 3 centimeters, ano yung katumbas ng 4 centimeters? So, if wala ka naman ng ruler, add kunyari, iba yung numbers natin, napakaraki. Kumbaga, mahirap siya, tansyahin. Kung nagawa mo na tayo broken, guys. Ang strategy natin dyan, kung mano-mano, gawa lang tayo ng broken, guys. Tapos, susukatin natin kung saan sila mag-intersect. So, based dito, ito pa yung ating bagong triangle kapag nag-extend natin. So again, etong 4, ginawa natin 5. Ang tanong natin,
Anong haba nito? Swerte tayo kasi meron tayong Ruger. And based dito, actually mahirap ka siya ma-estimate dito, di ba? So hindi ka sure kung anong number niya dito. Mahirap siya ma-estimate kung gagamit tayo ng Ruger. Kahit yung ating hypotenuse, mahirap siya ma-estimate gamit yung ating Ruger. Pero if agam natin yung ating slope natin dito, madali lang siyang magaman. Kasi again, piso-piso dito sa x. Move ka ng isa dito, piso, tataas ka ng 0.75. Move ka ng isang piso dito, taas ka ng 0.75. Move ka ng piso dito, taas ka ng 0.75. Move ka ng piso, taas ka ng 0.75. Then, if in case, tig-stretch mo yung ating triangle, tig-scale mo siya pataas, ang gagawin mo na lang, move ka ng piso, taas ka ng 0.75. At least dito, mas eksakto yung makukuha natin na number. Kapag agam natin yung ating slope. Kunyari, eto, 4 to. Para maging 5 siya, plus 1 tayo, di ba? 4 plus 1, 5. Ngayon, yung ating original, 3. Since nag-add ka ng piso dito, ang i-add mo sa pataas ay 0.75. Again, for every piso na ginagaraw natin sa ating x, sa ating horizontal na axis, nag-a-add tayo ng 0.75 sa vertical. So if eto ay 3, tagdagan mo ng 3.7 ng 0.75, siya ngayon ay 3.75. Ngayon, eto naman, if eto ay 5, since nag-move ka ng piso dito, tumaas ka ng 0.75. Sa case naman ng hypotenuse natin, sa kada piso movement natin dito sa x, sa ating hypotenuse, nag-move tayo ng 1.25. So, ibig sabihin, if eto ay 5, mag-a-add ka lang ng 1.25. So, 5 plus 1.25, siya ay 6.25. Ibig sabihin, eto na yung bago natin na haba. So, parang ganito, copy natin, mag-add lang tayo dito sa taas ng another slope. Tapos, solve natin. Ngayon, eto na yung ano natin, bago. Diba? Kanina, eto ay 4 lang. Ngayon, naging na siyang 5. Tapos kanina, eto hanggang dito, 3 lang yan. Pero, nung ating tig-extend, siya na ngayon ay 3.75. Kanina, yung ating hypotenuse, 5. Nung tayo ay nag-extend ng isang slope, naging siyang 6.25. Yan ang idea ng slope. Kasi, what if in-scale up natin, ang tanong natin, ano na ngayon yung kanyang bagong magnitude? So kapag ganun, etong small triangle natin yung guide natin. Kahit ilang beses pa natin yan parakihin, tugtong mo lang yan dyan. Tugtong mo. Mas madali siyang masolve. Tugtong mo naman. So kunwari yan, hanapin natin yung bago niyang haba. Sukatin natin. Eto, 10. Eto, 7.5. And eto, 12.5. So based doon natin makikita yung kung gaano to ka-useful kapag agam natin yung slope. Kasi pag agam mo yung smallest natin na version, etong smallest version, kahit ilang beses pa natin yung scale, makukuha kagad natin yung pinakamalaking number niya.
For example, tig-scale natin siya by 10. Ang gagawin mo lang, eto, 1 times 10, 10. 0.75 times 10, 7.5. And 1.25 times 10 is 12.5. Yan yung pinakita natin kanina na triangle. So, ganun yung purpose nito para mas madali yung ating pag-scale. And additionally, ito na rin actually yung idea regarding sa topic natin na slope.